Hello guys, magluluto tayo ng tinatawag na tulingan. Ito, ginataan na tulingan. Kaiba, simple lang ito pero kakaiba lang doon sa mga pangkaraniwan na nakikita nyo pagluto. Ito, ibang klase. Tignan nyo at masdan nyo. Ito, isang tulingan na medyo 3/4, kulang-kulang 1 kilo. Laki. Ngayon guys, linisin yung maigi. Yan, tanggalin nyo yung mga dugo-dugo dyan para the best. Tapos ang gagawin natin, isusok natin sa mainit na tubig. Tinan yun. Yan, mainit na tubig. Bababad natin sa mainit na tubig. Yung iba kasi inaano nila. Yan. Alam mo kasi pag binabad mo sa mainit na tubig, yung laman niya medyo maglalambot. Tapos gagawa tayo ngayon ng gata. Yan. Ipuputaw natin yung gata. Ngayon natin sukatin. Kung kalahati ng tatlo, ulit lang ito. Tiyakin nyo lang na malinis na yung isda at saka nakalubog lahat. Talagang lubog na lubog, lubog sa tubig. Yan. Okay guys, kukuha tayo lang. Tubig para ating imilk yung gata. Kutawin natin yung gata. The more gata is the best. Wala na pala kung gata na kung meron pa. Lusaw na siya. Milk na. Ngayon, yung gata, ilalagay natin sa rice cooker. After that, ito ang ating sangkotsa. Yung luya, siguro medium lang na luya. Depende sa inyo kung ano kayo magluya. Yan. Tapos yung sibuyas. Siniwaywa ko na para one time na lang. Sibuyas, lagay na natin. Tapos garlic, 5 butil na garlic. Yan, yan. Tapos sili, mga 3 piraso sili. Depende sa inyo kung anong pang ano yung maanghang, Bicol Express. Tawagin. Yan, tignan natin. So, okay. Atin, takpan natin, i-switch natin yung
Nice cook. Natin i-switch. Tak. Hintayin natin siyang kumulo. Pagkakulo, at saka natin ilalagay itong binabad natin na isda. Tignan mo. Malambot yan. Nakaiba yan dun sa mga nakikita nyo na pagluto na inaano nila. Mas maganda yan. Pag natikman nyo yan, nakaw. Yan, hintayin natin hanggang siya kumulo. Hintayin natin na hanggang siya ay kumulo na. Pag kumulo na, bango. Ito yung binabad natin na isda. Tingnan nyo, nag-ano na siya. Naglalabas na yung ibang ano niya. Tapos, naghiwa tayo ng isang pirasong talong. Ayan. Yung talong ibabad nyo para hindi mangitip. Yan ang sekreto sa talong para hindi mangitim. Yung iba kasi pag nagluto, yung iba pangkaraniwan na yon yung pinapaksin muna bago gagataan. Pero ito kakaiba. So, tignan natin guys kung kumulo na siya. Wow! Bango! Bango siya, oh! Yan na! Ngayon, ang gagawin natin, ipukunin na natin itong isda na binambad natin. O, tingnan nyo, ano na siya. Tapos natin ilagay. See? Tingnan nyo. Malambot siya. Oh. Oh. Kita nyo ba? Oh. Malambot na siya. Okay. Tapos ipatong natin itong eggplant o yung talong para may gulay naman siya. At pugasan nyo lang maigi. Ayan. Ayan po siya. Tapos maglalagay tayo ng tinatawag na 1 tablespoon lang kasi yung isda maalat yun kasi ano na yun, galing dagat. Okay, takpan natin hanggang sa mag-melt yung ano niya, maluto. Kaya po binabad yun, hindi nyo ba napapansin yan? Oh. Yung iba kasi dinidirekta nila. Kaya ito, yan ang nagpapaano ng lansa. Tingnan nyo. Yung dugo niya na naiwan dito. Kaya nagkakaroon ng iba ang lasa kapag yung dinirekta mong pagluto. Kaya kung nakababad, malambot siya at nawawala yung kanyang lasang dugo.
yan ang sekreto dyan. Nakaramihan sa cooker, mga nagkukuk, nagluluto, ganun na lang ang ginagawa. Pinapaksin nila, pero kaya meron pa isang way dito, yung ipiprito mo ng malasado. So, hintayin natin hanggang sa maluto yung talong. Yan guys, tingnan natin. Wow! Yan. Medyo open natin ang konti siya. Yan, ito na yung ano. Oh. Minutes pa. Bango. And guys, tignan natin. Wow! Yes! Ngayon, maglalagay tayo ng isang kutsarang suka. Ayan, suka. Yung apple cider. O, depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Lagyan lang natin na isang 1 tablespoon lang. Alam nyo kung bakit? Pampreserve yan para hindi kagad hindi panisin kung tawagin. Pampreserve. Tapos huwag nyo na lang tatakpan para sumingaw yung suka niya. So until mga yun, luto-luto na yung talong para lang mag ano yung suka, mag evaporate. Tapos ito, masarap ito kapag yung pressure. Okay, pwede na natin. Off na natin. Ayan, tanggalin na natin sa saksakan yung rice cooker. Hintayin na lang natin na lumamig at then ating pause. So, okay guys, tignan natin. Sandok tayo ng lagayin natin sa pressure. Gamitin lang natin itong kutsara. Ayan, oh. Wow! Yummy! Magluto kayo yung tama-tama lang para the best. Ito, nag-iisa ako. So, ayan. Ayan po, napakasimple lang ng magluto sa rice cooker. Ayan, akala niyo, hindi baka pwede magluto sa rice cooker? Pwede, pwede po. Ayan. Ito ang ginataan na tulingan sa rice cooker. Pwede to serve na to. Tayo ay pwede nang kumain.